Yan guys, mamartilyoin natin kung ano ang pinagkaiba ng PVC. Dalawang klaseng PVC ito. Isang set na rinolium na PVC, imidya, tsaka isang 12 feet na PVC na pantubig. Mamartilyoin natin kung anong pinagkaiba sa kan. Kasi ayaw dumikit sa kan, solvent cement eh. Mamartilyoin natin. Basag yung 12 feet na PVC. Pupukin natin ng martilyo. Hindi po siya nababasag. Yan ang pinagkaiba ng PVC. Yan. Pupukin lang siya. Nadudurog lang siya pero hindi siya nababasag. May alas ang rubber. Ito, acrylic, ilip plastic nung ito eh. Oh, basag siya. Mamaya susubukan natin kung pwede ba ito sa solvent cement o kung saan dito ang hindi pwede. Okay guys. Hello guys, nandito ako ngayon ulit para ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang mga materials na to na nakikita nyo. Mayroong solvent cement at mayroong fitting at saka rubber. Ito yung klaseng PVC pipe ay nababasag siya. Ito naman hindi. Alin sa dalawa ang pwede sa solvent cement at fitting? Papakita ko sa inyo kung paano ikabit at maglagay. Unahin muna natin ang ganito. Tatanggalin natin. Meron siyang rubber sa loob. Kapag malakas ang pressure ng tubig, hindi po ito kakayanin dahil maliit lang po siya. Kaya ang nire-recommenda ko sa inyo, gumamit kayo ng guma. Ito, guma. May mabibili po ito sa mga palengke. Ang ikakabit natin na PVC is yung hindi siya nababasag. Ang gagawin natin is ipasok yung guma, ibalik. Yan. Ganyan ang setup niyan. Ipasok mo dito. Tapos ito yung PVC pipe na hindi nababasag. Para yan dito. Patalian natin. Sigurado to, 100% po siya tumutulog, hindi po siya tumatagas kasi subok na po. Subukan niyo rin po para maniwala po kayo sa sinasabi ko dito sa video na to. Subaybayan nyo ng mabuti yung gagawin ko para in case na mangyari sa linya ng tubig nyo, may knowledge na kayo. Okay. Yung tatanggalin natin. Tanggalin natin. Ito ang ibalik natin. Yan. Yan guys, talian natin ang guma. Kaya guma yung nilagay ko. Ipupos yan dito, ipupos. Yan o, oh. Ipupos yan. Yan. Kaya hindi makakalabas yung tubig. Is, tapos, ganyan yun guys. Oh, diba? Wala na siyang singawan. Oh. Kasi rubber eh, rubber mo sa loob. Tapos ang gagawin natin, ibalik ang guma. Tapos
Tapos ito. Yan guys. Tapos yan. Yan. Oo, diba? Oh. Higpit na kagad. Oo. Diba? Hmm. Ayan, oh, may lumalabas yan ng guma. Ayan. Yan guys. Kahit hilay-layin yan, hindi yan kaya. Kasi matibay yung pagkakatali niya sa guma. Ganitong PVC, hindi pwede siya lagyan ng solvent cement na ganito. Kasi merong PVC na bagay talaga sa kanya. Ganitong PVC, ito, pwede ito sa loob ng bahay. Pero kapag malayo yung metro nyo sa tubig sa bahay nyo, bumili na lang kayo ng rinoleum na PVC pipe. May mabibili naman sa mga hardware. Pero kapag ganitong PVC at malayo yung metro ng tubig nyo, 12 feet lang ang haba nito eh. Hindi siya magandang gamitin kapag malayo ang metro sa bahay nyo. Kasi minsan, mga bata, hindi natin nakikita, pinupukpok na pala ng bato. Eh kapag pinupukpok ng bato, mababasag ka agad. Kaya magkakaroon ng leak. Natutunaw kasi ito eh. Ganitong PVC ay para talaga dito. I-try natin. Ito yung tinanggal natin ah, dito. Dapat tanggalin nyo ito, walang kwento, walang kwenta to. Kapag malakas yung pressure ng tubig, palitan nyo ng guma para sigurado kayo. Ano, eh tanong ko nyan, hindi kakayanin yan kasi rubber eh. Walang kon yung tubig dyan. Walang labasan talaga kasi konsya eh, pit na pit yung konsya, yung umiipit talaga siya sa kanyang pinaglagayan. Kaya yung tubig na may pressure, malakas ang hangin, kaya niyang sanggain, kaya niyang pigilan. Paglagay naman ang solvent cement sa ganitong klaseng PVC. Kaya may papayo ko lang sa inyo, kapag magkabit kayo ng linya sa bahay niyo, ito yung gagamitin niyo na PVC. Ito naman yung karaniwan na ginagamit sa mga bahay na nabibili dito sa amin. Kasi mura lang to eh. Hindi katulad ng mga branded talaga, mahal. Hindi kaya ng budget. Alam ko, ang iba sa inyo, alam na to eh. Alam na to kung paano maglagay ng nail ticks. Papakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi na ganitong... Yan guys, natutunaw po siya. Ano? Yan guys, natutunaw po siya. Kaya, yan. Ito yung magandang klaseng PVC na para sa solvent na ganito. Kwanto sa 12 feet ang haba. 12 feet ang haba nito kapag bumili kayo sa hardware. Kapag ganitong PVC at lagyan nyo ng nail ticks, nai-recommend ko lang sa inyo. Huwag nyong gamitin to sa nail ticks kasi masasayang lang yung pagod nyo. Yan guys. Yan guys. Lagay natin ng solvent cement. Yan. Para maniwala kayo. Hindi po siya natutunaw. Oo. Yan guys. Hindi po sa guys natutunaw. Dumidikit siya pero hindi abuti ng ilang taon. Kasi matatanggal at matatanggal to eh. Yan guys oh. Hindi po siya natutunaw guys.
pwede naman to gamitin sa loob ng bahay, mga ganitong kupla, mga ganitong fitting para tumibay naman yung linya nyo sa tubig. Yan ang may papayo ko sa inyo kasi danas ko na eh. Kaya sinishare ko lang yung mga experience ko na pagkabit ng PVC. May trabaho pa tayo, tapos pag-uwi natin, may tagas ang tubig, sakit sa ulo. Tapos hindi mo alam ang bill ng tubig nyo, ang bayaran sa tubig nyo. Kapag maglagay kayo ng mga ganitong linya, wala na siyang lugtungan. Ito kasi, ang renolium nito, kahit ilang metro ang bibilin mo, may mabibili ito sa hardware. Kahit wala siyang, kahit hindi mo na siya gagamitin ng coupling. Kasi mahaba na ito, wala na siyang lugtungan eh. Eh hindi katulad nito, 12 feet ang haba, magdugtong ka pa ng coupling. At saka hindi maganda kasi sinasabi ko sa inyo, ito madaling mabasag. Madali siyang mabasag. At saka ito, kung sa palagay nyo eh, o kung gusto nyo naman ibaon sa lupa. Pero mahirap din ibaon sa lupa kasi kung magkaroon man ng mas maganda ibaon sa lupa to. Kapag maglinya kayo ng tubig mula sa metro ng tubig at sa bahay nyo, ibaon nyo to sa lupa. Kasi makikita ng mga bata to, papakuan o kaya paglaruan, papukpukin ng kung ano-ano. Wala, doble gastos at trabaho. Yan lang guys ang mai-share ko sa inyo. Sana makapagbigay na ako ng kunting kaalaman. Matulungan nyo ako sa aking mga video. At marami pa akong surprise sa inyo. Yan lang po guys at maraming salamat sa panonood. Bye-bye!